welcome back sa aking channel. So, nakikita niyo naman sa aking title down below. Ngayon nga po, i-review ko itong nabili ko sa Lazada na Paperang P2 Thermal Printer. So, ngayon, sasubukan natin to. Although, na-unbox ko na siya, nabuksan ko na siya, pero hindi ko pa po siya nagagamit. Ang ginawa ko lang po ay binuksan ko kasi mamaya bato pala yung laman, no? Kasi nakakagulat dahil ito yung pinakamurang Paperang P2 na nabili ko. Kung pagbabasehan kasi sa ibang presyo, ito talaga yung pinakamura. Pero mamaya malalaman niyo yan kung magkano nga ba to. Bago tayo magsimula, please don't forget to click the subscribe button down below and also you may consider click the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. So, huwag natin patagalin to. Without further ado, let's get started! Katulad ng sinabi ko kanina, nabuksan ko na siya, ayan, kasi chinek ko, mamaya iba pala yung laman, at pagbukas, may kita muna tayong ganito. And last, makita nyo ito, ganito. Naka-bubble wrap siya. Hindi naman totally secured. Medyo kinabahan nga ako nung una kasi medyo maluwag pa yan, guys. Ayan, oh. Natatanggal na agad. Papansin nyo, binuksan ko na po yan dito, ha, sa taas. Tapos, ayan. Chinek ko lang kung may laman, pero hindi ko pa siya totally nagagalaw. At tignan muna natin itong unang box, itong maliit na box na meron tayo dito. So, this is what the product looks like. Ito nga po yung ating original Paperang Thermal Sticker Paper, kung saan sa isang box, meron na po siyang 3 rolls ng sticker paper. At mas expensive po ito kumpara sa mga generic type ng thermal paper. Dahil ito po, mas matagal na yung kanyang retention. Ibig sabihin, pag ito po yung paper na ginamit nyo, hindi agad-agad mag-fade. So, perfect siya for waybills kasi kahit na matagal sa hub or sa courier yung inyong mga parcels, ay hindi siya mag-fade agad kumpara sa generic. At ito po yung itsura niya kada roll. Mukhang mahaba-haba na rin naman siya. Ito naman guys, yung ating Paperang P2 Thermal Printer. Sa pagkakaalam ko, parang tatlong model itong Paperang, yung P1, P2 and P3. Pero si P1 may P1S, tapos si P2 may P2S. Parang may added feature lang siya. Pero itong binili ko ay Paperang P2 lang. Pag bumili kayo, ayan, naka-sealed po yan. Naka-plastic sealed yan. Pero katulad ng sabi ko, ayan, wala na siyang plastic dito sa taas kasi tinanggal ko. Okay guys, nag-change tayo ng angle para mas makita nyo. Pero as you can see, meron siyang plastic. So ibig sabihin, kapag naka-plastic sealed po ay bago. At kung ang natanggap nyo ay walang sealed, malamang gamit na yan or binuksan na. Ito yung itsura ng kanyang packaging sa malapitan. Meron siya ditong English and Chinese character. So madali naman siyang maintindihan dahil meron na translation. Ito na yung mga informations na kailangan nyong malaman. Ngayon, buksan na natin para makita nyo yung pinakalaman. So, pag-open, meron tayo ditong guide. Ang kagandahan dito sa guide niya, guys, marami siyang language. Hindi lang siya naka-Chinese, hindi katulad ng iba na kapag open nyo ng appliances or ng guide, ay Chinese lang po. Pero dito, ayan, as you can see, meron tayong English at meron din po tayo ditong Japanese and Arabic yata. Madali naman maintindihan yung guide nila. Meron din tayo dito sa box, may kita natin yung kanyang micro USB cable kung saan ito naman yung gagamitin natin kapag mag-charge tayo. Ang output po nito ay 5V or 5 voltage and 1 ampere. Tapos ito na yung ating pinaka-product kung saan very excited ako. At ito na nga po yung ating Paperang P2 Thermal Printer. Tignan nyo naman, napakaganda at napaka-sexy niya. Yes, napaka-sexy. Pero kukumpare siya dun sa Paperang P1, mas maganda si P1. I mean, mas cute. Ito si P2, medyo may pagka... Maganda pa rin naman siya kasi very neat, lalo na white. Ito na yung pag-open niya, guys. Kailangan lang siyang i-push. So... ayun yung napanood ko pero medyo nahirapan ako. Kailangan nang i-push to eh, alam ko. Ayan, i-push natin. Ayan. So, ayan, ganyan. Pag na-push na siya, open lang dahan-dahan. Medyo matigas lang siya ng konti. Pero huwag nyo ipipilit. Tapos, ito na yung itsura niya sa loob. As you can see, hindi nyo na kailangan ng ink dito dahil ito nga po ay
inkless na and wireless na rin. Tapos ganyan yung itsura niya kapag i-refill yung ating mga paper or thermal paper. Tapos kapag ibabalik naman, madali lang naman, kailangan lang siyang i-close and then kailangan lang itulak pataas. Kapag narinig nyo na yung click sound, ibig sabihin nakalock na yon. Excited na ako subukan siya, so let's start! First step, kailangan natin i-open yung ating Play Store and i-download yung ating Paperang application. Tapos i-install nyo. Both available siya iOS and Android Play Store or App Store, meron yan. And then open nyo na lang yung app kapag na-download nyo na. Tapos dito i-allow nyo na lang lahat, may mga lalabas yun or magpa-pop. And yan, pwede nyo na gamitin yung inyong Paperang application. Dito sa notes, pwede kayo mag-type ng kahit anong gusto nyo. And then we have here image slicer, pwede kayo mag-print ng mga pictures na gusto nyo. Ito na yung itsura niya kapag nakapili na po kayo ng mga picture na gusto nyo i-print. Pero one picture at a time. But first, open muna natin yung ating Paperang, ilong press lang. And kapag umilaw na siya, ibig sabihin, on na po iyon. Ngayon, kailangan pala muna natin i-connect, no, itong ating Paperang. So, kapag pinindit nyo yung inyong print button or print logo, nag-i-scan siya. Pero since ito, hindi niya nahahanap yung aking Paperang na device, kailangan pala munang i-open yung inyong mga Bluetooth para makonect siya. And ayan, kita nyo na yung ating Paperang P2 dyan. Then, click. Antayin nyo lang na mag-green check lahat. So, may nagwawalis dito. Okay na, ngayon balik tayo sa image slicer and i-click nyo lang ulit yung inyong picture na gustong i-print. Dito sa baba may tools dito kung gusto nyo i-adjust yung kanyang brightness and contrast. Tapos ngayon gusto ko na siyang i-print as is. Wala na akong in-edit masyado. Okay na yan, lover na yan. And meron kayong choices dito guys ha. Pwedeng light, moderate, and dark. Pero moderate yung pinili ko. So print na. And ayan na po yung itsura niya. Sobrang smooth lang ng pagkaka-print. Pero as you can see, black and white lang po ito. Noong una medyo kinabahan ako kasi sobrang itim nung taas. Pero hindi ko kasi in-edit yung aking picture as is lang. Kaya medyo dark po yung na-print niya. Pero if ever na ganito yung ipiprint nyo na medyo dark, i-adjust nyo na lang po using yung tools or yung editor. And meron na rin siyang slicer dyan sa taas. Ayan na siya. Tara! Ito na yung ating finished product. Subukan naman natin ngayon itong notes. Dito sa baba may makikita kayong theme. Pwede nyong pindutin yan tapos mamili kayo dyan. May mga choices na kayo na mga naka-ready na. At ito, namimili lang ako dito. Ayan. Ano ba? Maganda. Ito. Yan. Bet ko to. So, click check. And pwede kayo mag-type ng anything na gusto nyong i-print. So, ito yung tinype ko. Hello, Claudies. Welcome to my channel. Pwede kayo mag-type ng kung anong gusto nyo, i-customize nyo. Tapos, sa baba, meron din kayong makitang emoticon. So, naglagay ako ng emoticon, pero angry pala itong nalagay ko. So, kailangan siya i-delete. Kasi, hindi naman tayo galit. Ayan. So, mamili pa ako ng iba. And gusto ko to yung may mwa. Ayan, bet ko tong sticker na to. So, ayan, ready to print na! At makita nyo or marinig nyo yung sound niya mismo in 3, 2, 1... papel guys na ginamit ko ay yung libre mula dun sa Paperang at ngayon nga ay mag-water test or alcohol test tayo para malaman natin kung mabubura ba siya o hindi. Ayan, kita nyo naman basa na siya at subukan natin kuskusin kung matatanggal ba yung kanyang mga pagkakaprint dyan or hindi. Itong papel guys, maganda yung quality niya kasi smooth talaga siya at ayan, kita nyo naman hindi siya nabura. Nakakatuwa kasi mukhang original talaga itong paper na kasama niya. Ngayon subukan ko lang patuyuin kung pag natuyo ba ay mag-fade siya o hindi. Tignan natin, let's see. Ito na itsura niya guys, medyo tuyo-tuyo na siya pero wala talagang nangyari, hindi man lang nag-fade. Kahit nabasang-basa na siya kanina ng alcohol. Ito na yung mga na-print ko and sobrang nakakaaliw siya at nakakatuwa gamitin. Kasi sobrang convenient niya at hindi nyo na kailangan ng ink dito. Yun naman guys, para i-off si Paperang, ilong press nyo lang ulit katulad ng pag-open nyo kanina.
And yeah, thumbs up! Magtatanong naman guys kung paano ba siya i-charge. Ayan, kunin lang natin yung kanyang micro USB cable and i-plug lang natin siya. Pwede siya i-charge using power bank kasi dito sa demo ko, gagamit lang ako ng power bank. Make sure na yung power bank ay 5V para maganda at connected talaga siyang maayos. As you can see naman, nagbiblink na itong ating Paperang P2 Thermal Printer. At ganyan po yung itsura niya kapag nagcha-charge. And then, para malaman kung full charge na, mag-i-stay pong naka-on yung ilaw. Itong Paperang P2 na nabili ko sa Lazada ay nagkakahalaga po ng 1,500 something. Ayan, may kita niyo dyan sa screen. Pero ganyang presyo ko lang siya nabili. At kung magtitingin-tingin po kayo, both Lazada and Shopee, ang Paperang P2 po ay nag-range ng 2,000 to 2,500. Ganun yung range niya. So medyo nagulat talaga ako at medyo shocking. At nakakita ako sa Lazada ng 1,500. Imagine, yung Paperang P1, ang range ng price niya ay 1,000 to 1,700 yata kung hindi ako nagkakamali. So, 'di ba, magkalapit na magkalapit lang sila. 1,000 yung Paperang P1, tapos itong P2 na nabili ko, 1,500. So, dito na kayo sa may Paperang P2. Kung i-compare both P1 and P2, meron na tong 300 DPI, HD na siya. So, yung kapag nag-print kayo dito, mas detailed na. Pero black and white pa rin, guys, ha? Alam niyo yun, yung tipong pangarap mo lang dati, pero hawak kamay mo na ngayon. And yan, sobrang marerecommend ko to, guys. Especially, kung katulad nyo, open ng small business at wala pang balak mag-invest sa mga malalaking printer, ganyan. Pwedeng-pwede na to, guys. Sa mga mahilig mag-journal, kung may mga journal-journal kayo, maganda to. Yun nga lang, guys, ha, huwag kayong mag-expect na magkakaroon to ng colored. A black and white lang po ito. Kapag gusto nyo talaga yung mga picture na ipiprint nyo ay pang matagalan, I do suggest yung original na yung bilhin nyo. So, if ever nagagamitin ko siya pang waybill, sure ako na kahit mabasa ng ulan, hindi pa rin mabubura yung print niya. Hindi po ito sponsor, ha? Binili ko po ito with my own money. And yan, sa mga interesado, makikita nyo dito sa screen or sa description box yung link kung saan po ako bumili. And buy at your own risk na lang po, okay? Bago tayo matapos, a huge shout out kay Elmer Ortega, Andre Vlogs, Akihiro TV, at kay Camille Estrada. Ayan, hello. Ayan, hello po. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa walang sawang pagsuporta sa panonood tuwing premiere and nakikipag-usap tuwing live chat. God bless you all and keep safe dahil maulan pa rin po. So, kung nasan man po kayo ngayon, mag-iingat po kayo lagi. Kita-kita po tayo sa aking next video. Kung meron kayong mga video suggestions, comment down below. And sa mga gusto mong pa-shoutout, comment down below. Thank you guys so much for watching. Bye!